Hello, good afternoon sa lahat. So welcome to our Membership Orientation Financial Coaching Webinar sa akong ito. So, kumusta na po kayo lahat? Hoping talaga na maayos yung mga kalagayan po ninyo, no? So, by the way, yung pag-aralan natin, yung focus natin dito sa librong ito, The Secret to Saving and Building Your Future. So, kumusta na po kayo sa panahon ngayon? Financially healthy ba kayo? So, by the way, isa ito sa ating pag-aralan on how to remain financially healthy, especially when adversity comes. Sa ngayon, marami ang nawalan ng trabaho dahil dito sa COVID-19. No? At the same time, hindi pa nila na-build ang solid financial foundation nila. So, I hope, no, na dapat talaga we need to build our solid financial foundation para hindi tayo mahirapan. So, sa ngayon, 6 months lang, sabi 6 months na dapat isave natin yung emergency fund natin, pero sa ngayon, no, dahil sa mga situation, hindi na sigurado kasya, no. Isipin mo yung COVID-19, more than 1 year na, no, kung kaya kailangan talaga, if possible, dagdagan natin yung emergency fund natin kasi para hindi tayo mahirapan. So, by the way, I'm Coach Lawrence Lusada. My passion and mission is to help every family become financially secured on investing simply and correctly. Move them from dreaming to doing. I'm the CEO, Marketing Director of International Marketing Group, or IMG, financial coach trainer by Troll Rich Makers Team. Isa pa ko dating hippie sa isang 5-star hotel sa Makati, at ito yung hindi namin na mimiss na mag-asawa to attend the IMG convention taon-taon. Kasi sa convention na ito, marami talaga nagbago ang buhay. So by the way, ito yung cellphone number ko. Kapag gusto nyo ako kontakin, 0915-453-9186. And my email address, laurencelusada21@gmail.com. Ito yung FB page ko, Financial Strategies to Be Wealthy. Pero bago tayo magsimula, pwede imbitahan ko muna kayo to pray the Millionaire's Prayer by Brother Bo Sanchez. Today, I ask you to bless me so I become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name. Amen. Okay, welcome po. Welcome, Sir Remart Perez. And by the way, I don't know kung sino to yung cellphone number lang. No, pwede pakipalit na lang po. Team Alpha, thank you so much. Ma'am Dina, Ma'am Erlinda, Ma'am Eva Era, and Grace Orocio, and Maria Jubilin Pascal. Thank you so much po sa pag-attend sa webinar natin ito. Okay, ito yung mga simple house rules dito. Please write your name on your video. Mute your mic all the time. Turn on your video all the time. Be decently dressed. Treat this as your $1 million class. Take note and participate through chat. No taking of pictures of the slides. No part of this presentation. Materials can be copied or posted anywhere else without the consent of your trolley. So let's have fun and learning at the same time. So, when and why did I become a financial educator? Ano bang hugot ko kung bakit namin ginagawa itong mag-asawa? So, I become a financial educator way back 2008 pa. Dahil sa kakulitan nga ng brother-in-law ko, sister-in-law ko, yung head coach natin dito sa Truly Richmakers team. Nag-focus lang kami ng asawa ko noong 2012 na. So, matagal, ano? Diba? Kasi natulog po kami mag-asawa. Kaya sabi nga ng brother-in-law ko, sister-in-law ko, nang wala pa kami rito, no? Nag-join lang kami no 2008. Every time, no, every Saturday, Sunday, dumadaan sila sa opisina namin. Not sa office pala, dito sa bahay namin, sa Cavite. No? Dinadaanan kami. At nung time na yon, ay masabi ko na we engaged in a neighborhood gambling na kami mag-asawa. So wala kami na ipon, hindi namin na-build yung solid financial foundation namin at the time. So I'm so very thankful talaga to my brother and sister-in-law kasi hindi nila kami tinantanan. Okay?
So kayo, kung sino rito yung bago, no? Na kinukulit kayo nung nag-imbita rito sa inyo para lang umattend ng webinar na ito, bakit nila ginagawa yon? Dahil mahal nila po kayo. Diba? Kasi ayaw nila na mawala yung kinikita ninyo. Dapat may paglagay na tama, umalagay nyo sa tamang investment vehicle na pwede nyo magamit pagtanda ninyo. So same thing with us, kami mag-asawa. Bakit kami kinukulit ng brother-in-law at sister-in-law ko? Dahil mahal nila po kami. Hindi lang kami, buong pamilya ko. So sa totoo lang, nung nasa IMG na kami, dahan-dahan namin na build yung solid financial foundation namin. No? Hindi na kami naglalaro because we use our spare time para gawin yung business ni IMG. At saka tingnan mo naman, malaking transformation talaga nangyari sa buhay namin. So talagang, again, thank you so much to my brother and sister-in-law. Dahil wala sa, kung wala sa kanila, sigurado hindi namin naabot yung mga pangarap namin sa buhay. Okay? So ito yung source of inspiration namin, mag-asawa, lalo't lalo na ako. Siyempre yung kung bakit kailangan talaga na planuhin natin yung buhay natin o kung saan natin invest yung kinikita natin. Siyempre, my beautiful wife, si Luz, na kasama ko rito sa business sa IMG, yung panganay ko, na masabi ko na dito kasi sa IMG, no, no family left behind. Dapat turuan mo yung pamilya mo, especially members of your family, na matuto rin sila mag-invest. Diba? Kasi siyempre, mahal natin yung pamilya natin. Kaya ito sa ngayon, yung panganay ko, no? Marketing director na po siya dito sa IMG. Talagang natuto na po siya kung paano mag-invest ng pera niya, kung paano, no? So, niya matulungan yung ibang tao. Kasi dito sa IMG talaga masarap magtulong sa iba. Lalo't lalo na kapag natuto na rin sila mag-ipon, no? Napakaganda. So dito, yung pangalawa kong anak, si Cathy, ay siya yung admin officer namin dito. Siya yung gumagawa ng mga presentation namin. At the same time, other admin matters. Yung pangatlo ko naman, si Clarence at saka si Kensen. Ito sa ngayon, yung bunso kong anak, siya na lang po nag-aaral sa mga anak ko po. No? So, kaya talagang thank you so much, IMG, because kung hindi sa'yo, siguro hindi namin na-plano ng maayos yung future ng mga anak namin. Okay, so what are your expectation? Ano ba mga expectation ninyo, no? Na pwede niyo ba i-chat sa akin kung ano mga expectation ninyo sa pag-attend ninyo sa webinar na ito? Please let me know, no? Para at least ilagay niyo lang sa chat box natin para at least ma-explain natin ng maayos kung ano yung mga katanungan ninyo o mga expectation ninyo. So sabi nga ni Brother Bo Sanchez, friend, this is you take it to upgrading your financial life. May your dreams come true. So dapat talaga i-apply natin kung ano natutunan natin. Lalo't lalo yung mga pangarap natin sa buhay. Kasi mga pangarap natin yan, no? Kung hindi talaga natin bigyan ng importansya o wala tayong commitment sa mga goals natin o mga pangarap natin, hindi natin maabot yan. So again, kung ano natutunan natin dito, kailangan i-apply nyo para malaking transformation ang mangyari sa buhay ninyo. Lalo't lalo na sa buhay pinansyal ninyo. Okay? Para maabot ninyo yung mga pangarap ninyo sa buhay. So why we need financial education? Many good, hardworking, smart, young, and old feel retire without savings. Bakit nangyari mga yon? Dahil kulang sila sa kaalaman. O sometimes may mga business tayo, lalo na nagtatrabaho tayo sa ibang bansa. Pero ano nangyari? Pinamanage natin sa ibang tao. No? Dapat talaga, if you want to put up your own business, kailangan ikaw mismo, personal, para ma-close monitor mo siya. No? Kasi, siyempre, tayo, mga hardworking, lalo't lalo na ako nung una, talaga, doon pa ako natutulog sa office ko. No? Pero mali yung namin sa financial namin nung una. Kasi, kulang kami sa education at the time. Pero sa ngayon, nasa IMG na kami, even though, no, na kumikita kami rito, alam namin kung saan namin i-invest yung pera na kinikita namin. Many don't plan to fail. They simply fail to plan. Wala naman sigurong tao na magplano na mag-failure sila sa finances nila, lalo't lalo na sa para sa mga future needs nila. Pero sometimes, no, kapag kulang ka talaga sa financial education, mag-fail ka talaga. So, no emergency fund, no healthcare, and no extra income. Bakit nangyari mga yan? Again, because lack of financial education. So dito sa IMG, tinuturuan kayo kung paano nyo mabibuild yung emergency fund ninyo.
So siyempre, lalo na ngayon, ulitin ko, because of this pandemic, maraming nawalan ng trabaho. Diba? Maraming nawalan ng trabaho. Kinakapo sila sa pera. Anong ginagawa nila? Nangungutang. Diba? So dito sa IMG, so again, be with us sa IMG para maturuan kayo kung paano nyo mabuild yung solid, financial foundation ninyo. Lalo't lalo na rin ito, yung isa sa building blocks of our financial house, yung emergency fund. Dapat may healthcare ka rin. At the same time, you need also to have an extra income or you have to increase your cash flow. No? Kasi sa totoo lang, hindi lang tayo mabuhay sa isang trabaho ngayon. Diba? Nung una, yung mga parents natin, even doon na ilan yung anak? Ilan kami? Siyam kami magkapatid. Pero kayang-kaya ng parents ko buhayin kami. Pero sa ngayon, no? Talagang dahil sa mahal na mga bilihin, no? Talagang dalawa, tatlo lang anak, mahirap na. So dapat talaga you have multiple option kung may extra income ka para at least madagdagan mo yung kita mo. So, bakit nangyari mga yan? Dahil kulang sa kaalaman. So, wrong money mindset. Many believe that financial education is only for the wealthy. Sabi nga, yaan mo yung financial education yan. Sa mga mayaman lang yan na may maraming pera. So, tanda ninyo, lalo't lalo natin kailangan yan. No, siyempre, sigurado yan, after this webinar, matutunan mo kung bakit tayo, no, na mga mahirap, kailangan natin ang financial education. Siyempre, one thing, kasi dito, kapag matutunan mo ito, tuturuan ka kung paano ma-increase yung cash flow mo. So, siyempre, yung mga mayaman, ngayon pandemic, na problema ba sila? Siyempre, hindi. Why? Because na-prepare na nila yan. And mayroon na silang mga emergency fund. Diba? Yung mindset nila iba kumpara sa atin. Okay? Many believe that the solution to financial challenges is to borrow money. Nakarelate ba kayo rito? Nung una, no? Ako relate ako rito kasi nung wala pa akong financial education talaga, hindi pa ako naturuan, hindi pa ako rito sa IMG. Noon, panganak na ng asawa ko, pinapangutang ko 'yan. 'Di ba? Hindi ako nag-prefer. So tanda ninyo yung ang problema ay hindi ang solusyon ng manghiram ng pera. Kasi sometimes isa rin yan sa causes kung bakit nagkaroon ng misunderstanding yung magkapatid. Siyempre, isang bagay. Example, may pera ka. No? Palagi humiram yung kapatid mo sa'yo. Kapag, ano mo lang yan, isang basis lang na matanggihan mo, sigurado yun, sasama ang loob sa'yo. Kasi alam niya, no? Mayaman naman to si kuya, mayaman naman to si ate. No? Hiram na lang ako ng pera sa kanya. In which, mali. So, baguhin natin yung mindset natin yan. Tandaan ninyo, no? Hindi solusyon ang manghiram ng pera kasi dagdag rin yan. Utang din yan. Eh. No? Ang utang ay hindi solusyon yung manghiram ka. So dapat talaga, you have to prepare for your future needs. Some even rely on luck. So I'm sure, no? Sabi mo, bahala na si Batman. No? Kasi, tataya na lang ako sa loto. No? Tataya ako sa loto. Sometimes, tataya ako sa ibang mga sugal. No? Para lang mabilis yung kumita ng pera. Pero tanda ninyo, no? Yung pagyaman ay pinag-aralan niya. Ang pagyaman ay hindi biglaan. Ito ay kailangan mo talaga pag-aralan kung paano mo palakihin yung pera na kinikita mo. So, ito yung mga maling akala na dapat natin iwaksi natin sa ating mga isipan. Ito mga mindset na to dapat natin iwaksi sa mga isipan natin. So, low savings and high debt. Bakit mas malaki yung utang kumpara sa savings natin? Dahil dito, many people use their credit card as emergency fund. So ganito ka ba ngayon? Siyempre, sabi mo, ang yabang-yabang mo. No, siyempre, nung una, sa totoo lang, nung wala pa ako sa IMG, no? Dalawa, tatlo yung credit card ko. Siyempre, sometimes, kapag magkainuman kayo mga kabarkada, ang yabang mo. No? Ang yabang mo. Tapos, ikaw pa, sige ako na bahala. Yun pala, siyempre, tandaan mo ang the word na credit. Siyempre, utang yan. Hindi mo pera yan. Diba? So, dapat talaga, tanuin natin. Iwala natin to para ma-avoid natin na mabaon tayo sa utang. Most people don't know how to manage the debts. The debts manage them. I'm sure, nakarelate rin kayo rito. Kasi ako, I've been working in the corporate world for more than 25 years. No? Sabi ko nga kanina, isa akong
HP sa isang five-star hotel sa Makati. So siyempre, I have a connection with the government agencies, lahat-lahat yun. So ngayon, hindi ko pala nalaman yung mga tao ko, yung mga ATM card nila, isinanla nila. So sino ngayon nagmamanage ng sweldo nila? Siyempre yung pinagsanlaan nila. So dapat talaga iwasan natin yan, no? Para at least ma-avoid natin na mabaon tayo sa utang. So ito yung mga pangyayari na hirap tayo mag-retire. Eh, bakit? Matanda ka na, lalo-lalo na baon ka sa utang, makapag-retire ka ba? Siyempre hindi. So tandaan nyo, yung trabaho natin ay temporary lang yan. Hanggang malakas pa tayo. So dapat ngayon pa lang, hanggang bata tayo, magsisave na tayo para hindi tayo mabaon sa utang. So saving the wrong way. Many end up with nothing after working for 20 to 30 years. Pwede not know how to invest correctly. Okay. Diba? Marami mga OFW. No? Kami. No? At the time. Nung wala pa kami sa IMG, ilang taon ako nagtrabaho, wala kami savings. No? Malaking kinikita. No? Ano nangyari? Kasi hindi namin alam kung saan namin i-invest ng tama yung pera. Nag-business kami. Lugi naman. No? Kasi yun na nga. Talagang napakahirap. Napakahirap talaga na hindi mo alam, no, kung saan mo isisave ng tama yung pera mo. Okay? Many don't know how to save the right way. Tayo lang raw mga Pilipino, no, since 1975, merong 13-month pay. Kung isimple raw natin yung 13-month pay natin, or 100,000 a year, we have a multi-million peso on our retirement fund. So, siyempre, again, siyempre, masabi ko rito, 913 man pi talaga, extra income na natin yan, o extra money na yan. No? Dapat isisave natin. Kasi nung una, ako, no? Relate na relate ako rito, wala pa yung 13 man pi namin, 13 man pi ko, sinasabi ko na sa asawa ko. Siguro masarap. Kasi 13 man pi namin, November pa lang. November binibigay. So October pa lang, nagpa-plano na kami. Sabi ko, siguro magpa-extend tayo ng palitan natin yung bubong ng bahay natin o extend natin sa likod. So siyempre, wala pa yan. No? Wala pa yung pera na pinagawakan mo, pinaplano mo na. Iwala natin yung mga isipan na yan. Kasi big realization on my part. No? Mali pala yun. So dapat talaga isip natin yan para sa retirement fund natin. So if you want to be rich, you need to be financially literate. Sabi ni Robert Kiyosaki, kung gusto mo yung mayaman, dapat maging financially literate ka. Isa yan sa ating pag-aralan. Okay. So I want to share the following. How do we increase our cash flow? Kung paano natin dagdagan yung kinikita natin? How to invest correctly? Kung saan natin invest ng tama yung pera na pinaghirapan natin? How to manage our debts? Kung paano natin i-manage yung utang natin. How to remain financially healthy at marami pang iba. So, handa na ba kayo? I'm sure, lahat tayo rito, no? Ready na. So, ito ano? What is your current situation right now? Ganito ba yung financial house mo? O, kapag ganito yung financial house mo, napakahina niya. Siyempre, sabi, it's just dito sa illustration natin, malaki yung investments mo. Wala kang emergency fund, malaking utang mo, wala kang income protection, at the same time, wala kang healthcare. So, masabi ko na kapag itong financial house mo, hindi siya matibay. Napakahina niya. No? People fail financially for they build a weak foundation. So, dapat talaga, ito yung financial house natin. Meron tayong healthcare, income protection, may limit nating utang natin, emergency fund, at saka pinakataas yung investment para matibay yung pundasyon natin. We need to build a strong financial foundation. So dito, sa dalawang illustration nito, saan ka ba ngayon dito? No? Sa kaliwa ba o sa kanan? So dapat lahat tayo dito sa kanan para very strong siya. So syempre, tayo kapag nagpagawa ng bahay, hindi natin malaman kung strong ba siya. So example ngayon, nagpagawa ka ng bahay, so may bagyo, may earthquake, no? At saka siyempre, mga iba pa. No? Doon mo malaman kung very strong yung bahay mo. So dito, same thing rin yan sa finances natin. So ngayon ba, nagkaroon ng pandemic, hindi ka ba nahihirapan? No? So I'm sure, iba sa atin rito nahihirapan nung pandemic na ito. So ibig sabihin, hindi matiba yung financial house mo. So dapat, ganito yung financial house natin sa kanan.
no, para napakatibay niya. So, sabi nga ni Mr. Rex Mendoza, isa sa mga financial guru natin dito sa IMG, you don't have the right to invest unless you are properly protected. Dapat raw, ipon muna bago tayo gumastos. No? In building a solid financial foundation, order of priority talaga yan. Dapat unahin natin sa ibaba. Healthcare, long-term and short-term, may income protection tayo o life insurance, may eliminate natin yung utang natin, especially yung mga bad debt natin. Okay? Emergency fund, at saka investment. So dapat ganito yung financial laws natin para napakatibay. So sabi nga nila, in building a solid financial foundation, or building a house, ano bang inuuna? So syempre, pusti mo na bago bubong. Kung may nakita ka na ba na bahay na unang bubong, siyempre wala. Pusti mo na yon para matibay talaga yung pundasyon niya. So okay, so dito sa IMG tinuturuan tayo. Sabi nga, protection muna bago investment. Yun ang sabi ng isa sa mga financial guru natin. Sundin natin. Kasi alam ko naman na yun ang tama talaga. Kasi napag-aralan na nga namin. So ito yung concept number two. Understanding how money works. Kung paano magtrabaho ang pera para sa atin. Kayo, alam nyo ba kung paano magtrabaho ang pera? Siyempre hindi. Yun ang dapat nating alamin. No? So dito, what we need to know about growing money. So siyempre, sabi nga, kapag gusto mo umanin ang pera, magtanim ba ng pera? Kasi kung mangga ang tinanim mo, siyempre mangga yung anihin mo. Dito magtanim tayo ng pera. Okay? So dapat, yung tinanim mo ay nasa magandang magandang investment. Diba? Kapag magtanim ka ng mangga, ano ba nilalagyan mo? Siyempre dapat nasa loam soil siya. Diba? So dito, kapag pera ang tinanim mo, ilagay mo siya sa tamang investment. So dapat, nasa positive siya at the same time, yung hanggang maaga mag-save ka na at ilagay mo yan sa malaking interest rate. Positive din dapat para ma-outdo natin yung taxes. Siyempre, ang taxes, ito yung kinukuha ng gobyerno sa atin. No? Tapos naman, yung inflation, ito yung pagtaas ng mga bilihin at pagbaba ng value ng pera natin. So dapat ma-outdo natin yung inflation at saka taxes para ma-build natin yung wealth natin. So you can grow wealth if you increase the positive and reduce the negative. So sabi nga, dapat positive lahat to. Yung time mo, yung money line mo, at the same time yung interest rate. Kasi kapag positive yung taxes at saka yung inflation, you are not building your wealth. Sabi nga rito, the positive must be higher than the negative to build your wealth. So, concept number three, money talks and strategies of the wealthy. Ano ba yung mga strategiya ng mga mayaman na dapat natin malaman? No? Paano ba mag-isip ang mga mayaman? No? Dapat itong gagawin natin. Masabi ko sa inyo, no? May dalawang time mindset dito sa illustration natin. The poor mindset and the rich mindset. Paano ba mag-isip yung mahirap? Ang mahirap, no? Gumagastos muna sila bago sila mag-save ng pera nila. Consider healthcare and insurance as expenses. Works hard for the money. Trabaho ng trabaho para kumita ng pera. Ganito bang mindset mo ngayon? Dapat baguhin mo yung mindset na yan. Kasi walang magandang patutunguhan yan. Diba? Kasi sometimes, nung una nang wala pa ako sa IMG, itong, yan ang mindset ko. Sabi ko, wow, ano ba naman yung healthcare? Ano yung insurance? Malakas pa naman ako. No? Ang insurance ay para naman sa, hindi naman para sa akin yan. Yun ang maling mindset. So dapat ganitong mindset natin. Save money and spend what is left. Kailangan mag-save muna tayo bago tayo gumastos. Consider healthcare and insurance as investment. So sa ngayon, sa totoo lang, yung mindset nito, kaya itong mindset namin ng mag-asawa. Let's money work for them. Dapat ang pera ay magtrabaho para sa atin. Di ba napakaganda na yung pera magtrabaho para sa atin? Di tayo masarap na pagtanda natin. No? Paupo-upo na lang po tayo. No? Kumikita yung pera natin. Dapat huwag tayo rito kasi sigurado yan. Kapag ganitong mindset natin, nasa kangkungan tayo mapupunta. So kapag rich mindset ka, no, I'm sure kilala niya to, si Warren Buffett. Si Warren Buffett ay isa sa pinakamayaman sa buong mundo. Itong mindset niya, kaya tinuturo niya sa atin. Sabi nga, the difference between the wealthy and most people is the way they think in planning their future. So, ito ano, masabi ko, yung concept number four. Kalimutan niyo na lahat ng mga ex ninyo. Ito na ngayon ilagay ninyo sa mga isipan ninyo. Kasi malaking realization din ito nangyari sa buhay namin mag-asawa. No? O dapat baguhin talaga natin.
So life-changing financial strategy, we all need to learn and do. So ano ba yung X-curve concept? Dito, it's used at the blue line. Ito yung money line mo. Yung red line is your responsibility line. So dapat habang bata pa tayo, sabi nga wala tayong mga savings. Totoo ba? Tanong nga, totoo ba kapag bata pa tayo, wala tayong savings? Siyempre, wala pa. Nagsimula pa lang tayo magtrabaho niyan. Pero mayroon tayong malaking responsibility. So dapat pagtanda natin, no, malaking savings natin para ma-zero out natin, if possible, yung responsibility line natin. So tanda ninyo, habang bata pa tayo, dahan-dahan na tayo mag-save ng pera natin para magkaroon tayo ng big savings. Okay? So para, kasi masabi ko na ano eh, malaki mga responsibility natin. Ito, food, shelter, clothing, education, health, debts, and loans. Ito yung mga bagay nito hanggang pagtanda natin ay dala-dala natin. Diba? Ito ba siya permanent o temporary? Permanente yan. No? Habang buhay tayo. Yung active income natin, yung trabaho natin, active income. Habang, ito ba siya temporary o permanente? Temporary lang yan habang malakas po tayo. So kaya dapat, ulitin ko ulit, habang bata pa tayo, mag-save tayo ng pera natin. No? Mag-save tayo. Pag-grow natin yung pera natin para magkaroon tayong big savings. Para ma-zero out natin yung responsibility line natin. At the same time, meron na tayong supposedly passive income na yung pera nagtatrabaho para sa atin. Okay? Yun, pagtanda natin, sabi ko nga kanina, kapag meron kang passive income, yung pera magtatrabaho sa'yo, kahit paupo-upo ka lang, no, sigurado yan. No? Yung pera pupunta sa'yo. Kumikita yung mga investments mo. Okay? So dahil dito, no, food, shelter, clothing, education, health, di kailangan pagtanda natin, wala tayong utang. So tanda ninyo, bakit naka-bold ito yung health? Saan ba tayo nagkakasakit? Bata o matanda? Kapag matanda na tayo, doon na lumalabas yung mga sakit natin. Kaya dapat, mayroon tayong passive income. So tanda ninyo, tayo, mahal tayo ng mga pamilya natin. Mahal tayo ng mga anak natin. No? Pero, ang tanong, kapag nag-asawa sila, mahal ba tayo ng mga manugang natin? Oo, alam natin, mahal tayo. Pero siyempre, unahin muna nila yan yung family nila. So mga anak natin, kapag wala kang pera, ano sabihin sa'yo? Dad, ma, doon ka na muna kay kuya o kay ate. Pero kapag may pera ka, ano sabihin sa'yo? Ma, pa, dito lang po kayo sa bahay. Okay lang po. Diba? Napakaganda kapag marami kang pera. So ngayon, ibigay yung apo mo. Pagtanda mo, gusto mo ba sabihin ng apo mo? Yes! Darating si Lolo. May pasalubong na naman ako. Kapag marami kang pera. Paano kapag wala kang pera, ano sabihin ng apo mo? Nandiyan na naman si Lolo, hingi na naman niya ng pera kay mama o kay papa. Napakasakit. But that's the reality. Tanda ninyo, meron ang sa buhay o sa life natin, may dalawang F. What if you die too soon? And what if you live too long? Itong dalawang bagay na ito, problema ba siya o hindi? Problema ito. Example, die too soon. Sino ngayon, kapag wala kang investment, no? Kapag wala kang pera, sino ngayon yung magsuporta sa pamilya mo? Diba? Ikaw, lalo na kapag ikaw lang inaasahan. So, siyempre, bababa ang standard of living of your family. Anong kailangan mo rito? Protection for your family, instant money, insurance, no? Or income replacement. Live too long naman, dapat mayroon kang investments, living on interest ka na. Okay? Kailangan mo healthcare ka rito para hindi mo magalaw yung investment mo. Okay? Kaya dapat talaga, no? Para maayos natin yung buhay natin. Example, kunin tayo ni Lord ng maaga, meron tayong life insurance. Alam ko yung life insurance, no? Talagang sa mga Pilipino, ano yan eh? Masamang ano ba? Masabi ko na, ano ba yan? Wala insurance. No? Parang allergy tayo sa insurance, no? Masabi ko. Pero tanda ninyo, yung insurance ay hindi yan para sa atin. Para yan sa pamilya natin. Kasi mahal natin yung pamilya natin. No? Example ngayon, habang buhay natin, dapat meron tayo nito. No? Investments. Para living on interest tayo. So understanding the building blocks, isa-isahin ko yan sa inyo para lalo niyo maintindihan. Bakit kailangan natin yung healthcare, income protection, may limit yung utang, may emergency fund tayo, at saka sa pinakamataas, investments. No order of priority talaga yan. Unahin natin muna talaga sa baba hanggang pataas para matiba yung financial house natin. So choosing the right healthcare, no?
ano nga ba ang iba't ibang healthcare protection? So dito, sa illustration natin, ini-explain lang kung ano mga kinds of healthcare na meron tayo. Meron tayong short-term healthcare o HMO, senior care, long-term healthcare. Sabi nga, kailangan, no, para magkaroon tayo ng wealth, no, dapat protektahan natin yung health natin. Para meron tayong kayamanan. Kasi kapag nagkasakit ka, lahat ng kayamanan mo yan maibibinta mo kapag wala kang healthcare. Okay? Sandali lang po. Naglubat lang. Okay. So, explain ko sa inyo isa't isa. Ano bang importansya ng HMO at saka yung long-term healthcare at saka senior care? Yung short-term healthcare, ito yung binabayaran natin taon-taon na kahit hindi natin magamit ay talagang wala bang return of investment, masabi ko. So, your benefit as an employee from 21 years old to 60 years old during our productive years. Ano naman yung long-term healthcare? Yung long-term healthcare, you pay for 7 years for lifetime use na siya. And it even grows. Tumutubo yung pera natin. So something na masabi ko na kahit ano na, beyond 61 years old ka, pwede mo siya magamit. Na ito siya, no, na masabi ko na dapat kukunin natin before 60 years old. Kasi syempre kapag more than 60 ka na, no, kapag hindi ka pa kumuha nito, anong kukunin mo? Senior care. Ang senior care ay parang HMO rin siya. At lalo na may sakit ka, nako, lalong mas mahal siya. So kaya dapat, no, masabi ko, ngayon pa lang mag-decide ka na kung ano ba dapat ang kukunin mo. Yung kahit hindi mo siya magamit, hindi ka kumikita, no? Sa senior care naman, napakamahal, parang HMO lang rin. Kung ako ay suggest talaga, dapat meron ka nitong long-term healthcare. So final days of a good healthcare. Siyempre, meron siyang short-term healthcare na pwede mo gamitin ngayon. May long-term healthcare siya na pwede mo gamitin hanggang pagtanda mo. May life insurance siya na in case kunin ka ni Lord, mayroong maiwan na pera sa pamilya mo. May savings and investment siya, money growth. No? Example ngayon, hindi mo siya nagamit, tumutubo yung pera mo. Kapag kumuha ka ng good healthcare, kailangan meron siyang four cornerstone. Short-term healthcare na pwede mo gamitin ngayon, long-term healthcare na pwede mo gamitin hanggang pagtanda mo, may life insurance siya, at the same time, tumutubo yung pera mo. Okay? So dito sa IMU, we have this Ultimate Kaiser Health Builder 3-in-1. Meron siyang investment, healthcare, at the same time, life insurance. It answers the two aims of life. What if you die too soon? Siyempre, life insurance. What if you live too long? Meron siyang investment and long-term healthcare. Kaya napakaganda niya. Okay, so long-term healthcare, complete your financial strategy. Protect your family in case something happened to you. Allow you to save and invest while covered by company's HMO. So dito, no, siyempre kapag nasa company ka pa, may HMO ka, pwede mo, huwag mo na gamitin yung long-term healthcare mo. Kasi, example ngayon, hindi mo siya magamit from 1 to 7 year, meron siyang bonus. So by the way, may separate na seminar to, kaya again, kapag hindi ka pa member ni IMG, be with us para lalo't lalo mo maintindihan kung ano yung Kaiser. Ito yung Kaiser na ito, designed to para ma-address your long-term healthcare needs after retirement. So sabi nga, the best healthcare protection and build your solid financial foundation. Why? It answers the three blocks of your financial house. Investment, healthcare, at saka life insurance. Kaya napakaganda niya. So sino ba yung brand ambassador ng Kaiser natin? It's no other than Miss Sharon Cumita. Sabi nga, why is long-term healthcare is a priority? Think about this. You cannot retain your company HMO when you retire or resign. Most people rely on their children, sell properties, or borrow money for their medical needs at retirement. So huwag niyong gawin retirement plan yung mga anak ninyo. Kasi may sarili na rin yan silang mga buhay. Majority of personal bankruptcy is due to medical crisis. Healthcare protection in all stages of your life is a must. Kaya ako na talaga, kinunan ko yung mga anak ko lahat sila. Kasi mas masarap na ipamana sa kanila yung paper asset. Kasi sometimes kapag property ipamana mo, no, nagkagulo-gulo pa yan.
No, dapat masarap talaga ipamana yung paper asset. Pero I'm not discouraging you to invest also in in other properties, no? Kasi siyempre kailangan rin natin mag-diversify. So yun din ginagawa namin, diversification din talaga. Pero talaga kinunan ko yung mga anak ko nito kasi alam ko, no? Yung mga investment naming iba, hindi magagalaw yan. Kasi meron silang mga long-term health care. Kahit ano man ang estado. So yung sinabi ni Ms. Sharon Juanita? But we keep... Ulitin natin ulit para lalo't lalo nyo maintindihan. Okay? Kahit ano man ang estado natin sa buhay, we keep working. But we keep forgetting. We seem to forget that health is the real wealth. Kasi you never know what's going to happen tomorrow. Ang mas nangangailangan yung mga lalong nahihirapan. Kung kaya naman nilang maghulog ng paunti-unti, basta meron kanya, may protection ka. Kasi baka yung kinikita mo hindi sapat sa pambili ng gamot. Marami nakakasakit, mga anak, di ba? O ikaw mismo. Lalo kung ikaw yung breadwinner, nagtatrabaho ka para sa pamilya mo, tapos bigla ka nagkasakit, paano na yung pamilya mo? At kahit nga anong estado, it's one thing off your list, aalalahanin. Kahit ako, di ba? So, that's why it's important to have it. Kasama ko ang Kaiser, kahit maputi na ang buhok ko. May Kaiser health card ka na ba? Sharon Cuneta po, para sa Kaiser. Okay, yung Kaiser Long-Term Healthcare is building a solid financial foundation. So example ngayon, kinuna mo yung anak mo, no? 10 years old siya. Isipin mo yan, at the age 30, meron na siyang 1.17 million pesos. Age 40, 3 million. Age 50, 7.8 million pesos. Kapag 20 years old ka ngayon, kumuha ka ng Kaiser. Pag edad mo ng 40 years old, meron ka ng 1.17 million pesos. 50 years old, 3 million. Pag edad mo ng 60, 7.8 million pesos. So palagay naman natin, 30 years old ka ngayon, nagsimula ka kumuha ng Kaiser. Pag edad mo ng 50 years old, 1.17 million pesos. Age 60, 3 million. Age 70, 7.8 million pesos. Okay, no? Kaya masabi ko, dito talaga. So dito may ano rin tayong 40 years old, 50 years old, at saka 60 years old. So pwede nyo kunan na picture to. Isipin mo yan, no? Magkano lang monthly niya is only 5,882 per month for 7 years mo lang sa babayaran. So, masabi ko nga kanina, no? Yung Kaiser, it answers the three blocks of your solid financial foundation. Healthcare, income protection, saka investment. Kaya napakaganda niya. So, ito pa ang pinakamaganda sa Kaiser. Mayroon sa mga location, ano? Yung mga Kaiser Medical Center rito, at least pwede nyo kunan na picture to para alam nyo kung saan yung mga location ng Kaiser Medical Center. Sandali lang po. Okay. So, ito pa, no, may bubuksan pang 10 na Kaiser Medical Center sa buong Pilipinas. No? Kaya abangan natin kung saan mga lugar na ito. So, hoping talaga na isa rito sa kung saan tayo nakatira. So, sabi nga, no, bakit kailangan natin yung life insurance? Anong purpose nito? In case you cannot be there to catch them, make sure you live as it is. Kasi ang life insurance talaga, napaka-importante ito siya. No? Example ngayon, as I mentioned kanina, paano ngayon kapag kunin ka ni Lord ng maaga? Meron ka bang naiwan na pera para sa pamilya mo? So, sabi nga ni Brother Bo Sanchez, kung mahal mo yung pamilya mo, kung mahal mo yung mga anak mo, para hindi sila magutom, kumuha ka ng life insurance. So, tanong, kayo, mahal nyo ba pamilya nyo? Siyempre, mahal natin. Ako, mahal na mahal ko, kaya meron kaming life insurance. So, why we need life insurance? To protect your family. To replace your income, to finance children's education, to pay state tax as instant money for family, to pay off debts. Kaya kung mahal mo yung pamilya mo, get yourself protected. Dapat meron kang life insurance. So final piece of a good life, good insurance. Siyempre may protection siya, income replacement. May safe siya, hindi siya nag-negative. May tax advantage siya kasi walang tax. At the same time, tumutubo yung pera mo. Kaya kapag kumuha ka ng life insurance, dapat it should have a four cornerstones. Protection,
safety, tax advantage, at saka growth. Okay? So, tanong, magkano bang dapat insurance na kukunin ko? No? Ito siya, no? Ang coverage na dapat mo kukunin kapag kumuha ka ng life insurance. Ang computation nito, annual income times 10 is equals income replacement. So palagay natin kumikita ka ng 40,000 a month. Times that is 12 equals 480 times 10 is equals 4.8 million pesos. So ito, no? Ito dapat yung kukunin mo na coverage ng life insurance kapag kumikita ka ng 40,000 a month. Kasi ang 4.8 million pesos na ito, ay, kaya ito talaga guys, ano, na gusto ko encourage kayo na sama, isama nyo rito yung wife ninyo o yung spouse ninyo. No? O husband, o spouse. Para at least alam nila kung saan i-invest yung 4.8 million pesos na ito. So dapat yung 4.8 million pesos, i-invest nila sa 10% na kumikita ng 480,000 annually. So siyempre, ang 480,000 na ito, i-divide natin sa 12, mayroon siyang kita na 40,000 a month. So do you think na bababa ang standard of living ng pamilya mo? Siyempre hindi. Kasi mayroong 40,000 sila na ginagastos buwan-buwan. So isipin mo, no? Yung example, yung 4.8 million pesos na to, magkano lang siya kapag 30 years old ka? It's only 23,700 pesos or 65 pesos per day. So parang ano lang yan eh. Parang insurance lang yan ng sasakyan, no? Na naghalaga ng 1,000,000 pesos. So tanong, sino bang mas mahal mo? Sasakyan o yung pamilya mo? Siyempre, mahal natin yung pamilya natin. So ito, sa illustration na ito, kagina, kapag 30 years old ka, no? Is only 23,700 pesos. 5 million coverage na siya. Okay? So kaya masabi ko, napakamura siya. No? So, chapter number 4, managing debt. Lalo na yung mga bad debts mo kung paano mo i-manage ng maayos. So may pag-asa ba tayong lahat? Siyempre, mayroon. So why people fall on debt trap? Dahil dito, buy now, pay later, zero down payment, sale and discount, no or low down payment, sale and zero installment plan. Kaya nababaon tayo sa utang. Dapat iwasan natin ito. No? So tanong, kailan ba nagsisale yung mga mall? Siyempre, before our payday. At the same time, before our bonuses. Alam na alam nila yan. At the same time, saan ba nakalagay yung mga ATM? Siyempre doon rin sa mall at sa mga department store. No? Dito, no, kailangan ma-identify natin yung good debt at saka bad debt. Ito, example ngayon ng utang ka sa banko. Para sa birthday ng anak mo, no? Bad debt ba siya o good debt? Siyempre, bad debt siya kasi walang return of investment. Tanda ninyo, yung birthday ng anak yan ay pinag-ipunan yan. No? O yung panganganak ng anak ng asawa mo ay pinag-ipunan yan. No? Kasi sigurado yan. Kapag yun ang nasa isip mo, ay talaga mabaon ka sa utang. Ang good debt naman, example ng utang ka, in-invest mo siya sa may business ka, in-invest mo yung pera mo. Good debt siya. Kapag mas malaki ang kinikita ng percentage ng investment mo sa percentage ng inutang mo. Okay? Kasi kapag mas malaki ang percentage ng inutang mo sa investment mo, ay bad debt siya. Okay? So dapat talaga, para maging good debt siya, ay mas malaki yung interest rate niya sa inutang mo. Okay? So why we should manage our debt? Ang utang ay nakakamatayan. Diba? Kasi ano nga, ibindo dyan ka sa bahay, pwede mo ulit-ulitin. Pakiulit-ulit nga, debt, it sound like nakakamatay. So debt can turn into a disease that could control your life, diminish your happiness, and limit your freedom. No? Paano ba tayo makabangon sa mga kautangan? Ano ba dapat kagawin natin? So dito, yung libro ng brother-in-law ko, sister-in-law ko, ang libro na ito, nakalagay rito kung paano silang mag-asawa nakawala sa malaking utang nila. So I suggest talaga na bumili kayo nito kasi napakaganda niya. Sabi nga, if you want to get out of debt, you need to increase your income and reduce your lifestyle. Dapat mas mabilis tayo kumita sang sa gumastos. Okay?
So I encourage you, meron yan sa National Bookstore, yung libro na ito. Okay? If you want naman, pwede nyo kami iti-text kasi meron kaming stock yan dito sa bahay o pwede namin tawagan yung sister-in-law ko para mapadala sa inyo. So chapter number 5, build emergency fund. Bakit kailangan natin ng emergency fund? Para sa ano? Diba? Dahil dito, ito yung mga potential emergency scenarios. Bakit kaya kailangan i-build natin yung emergency fund natin? Loss of job, gaya nitong pandemic. Marami na wala ng trabaho. Kapag may emergency fund, hindi ka masyado maapektuhan. So major home repairs, major car repairs, serious hospitalization, major appliance repairs, extended elderly care. So magkano dapat yung emergency fund natin na kailangan natin? So, 3 to 6 months of our total expenses para mawala tayo sa financial stress. So sa ngayon, pandemic, no? Mahigit na isang taon. Kaya sinasabi ko ba, dapat higitan pa natin yung emergency fund natin, no? Dagdagan natin. Kasi I'm sure, no? Yung 6 months na yan, hindi kayanin kapag ganito kahaba yung crisis. So dapat dagdagan pa po natin. So wag natin gamitin yung credit card natin as emergency fund. We need to build our emergency funds to free us from financial stress. Sabi nga ni Warren Buffett, save the right way. Do not save what is left after spending. Spend what is left after savings. Dapat ipon muna bago tayo gumastos. So, mga tanong, no? Siyempre, isa rin siguro to sa mga sa isip ninyo. Where do I get the money to build my solid financial foundation? Paano nga wala nga akong pera, may utang pa? Di ba? Sa totoo lang, kapag hindi mo talaga i-planuhin ng maayos, hindi ka talaga mawala sa kautangan. So kaya tinuturo namin sa inyo, no? Kung paano ka wala sa utang. Okay? So dapat, no? Increase natin yung kita natin. Use your spare time, have a side hustle, go for online business. Generate passive income. Be with us in IMG para makagenerate ka ng passive income. Kasi dito sa IMG, tinuturuan tayo paano gagawin ang business online. Kaya naka-prepare. So, marami na apektuhan, pero mostly rito, IMG member, hindi sila naapektuhan. No? Kasi lalo pa, gaya namin, sa team namin, lalo pa lumalaki yung team namin during this pandemic. Kasi we do our business online. No? So dito, sabi nga ulit, reduce your expenses. Live simply, bigger than yourself first. Ito yung masabi natin yung prosperity formula. Ano ba yung prosperity formula? Be God and yourself first. So example, kumikita ka ng 100,000 pesos. Example lang. Dapat yung 10,000, ibigay mo na yan sa church. Tithes ka ng 10,000 pesos. 20,000, isave mo na. Pero sure ball, meron kang savings. 70% lang yung dapat mo gastusin. Okay? Ito yung formula na to, yung 10, 20, 70, yung prosperity formula. Talagang ito, no, patutuo lang. Way back 2015, nag-close yung unang company kung saan ako nagtatrabaho. Malaki-laki rin na save ko, na nakuha ko, no? Pero yung 10% doon, binigay talaga namin sa Panginoon. Sa totoo lang, after 2 months, nakakuha kagad ako ng trabaho. Tapos, malaki pa yung mga pribilyo. At the same time, malaki pa yung kinikita ko. Kaya, masabi ko, kapag faithful ka lang talaga sa Panginoon, ibibigay niya yan sa'yo. So, sure ball rin yan. Para sure ball meron kang saving, isave mo na yung 20,000. No, 70,000 na yung gastusin mo kapag kumikita ka ng 100,000. 10, 20, 70 yung prosperity formula. Apply mo yun sa buhay mo, sigurado yan, malaking transformation mangyari sa buhay financial mo. So spend below your means. Create and monitor your budget. Live simply. So how do we live simply? Cut the little expenses. Remember, your 33 pesos per day can go a long way. As Benjamin Franklin said, a small leak can sink a great ship. So itong mga bagay na ito, maliliit lang siya. Di ba? Maliliit lang yan. Pero bawasan natin paggastan yan. Sure ball yan. Na talagang makapag-save and invest tayo. So this small amount when invested correctly will be millions for your future.
So luto, ilang sino ba tumataya sa luto rito? Magkano siya? 20 pesos, no? I-save mo siya sa isang araw 20, sa isang buwan meron kang 600 pesos. Soft drinks, 25, dalawang beses ka gumamit. So savings per day 50 pesos. Savings per month is 1,500 pesos. Milk tea, 150. Savings per day, 150. Magkano sa isang buwan? 4,500 pesos. Sigarilyo, beer, 80 pesos. Dalawang beses ka gumamit, savings per day, 160. Magkano sa isang buwan? 4,800 pesos. Kung ilagay natin yun sa tamang investment, sigurado yan. Kikita talaga yung pera natin. So tanda ninyo, saan ba nagsimula ang buo? Simple sa barya. So, yun, mga maliliit lang yan. Pero kapag isave natin yan consistently, sigurado yan. Dalaki yan kapag ilagay natin sa tamang investment. Ang tanong kanina, tanong mo, eh kulang nga yung kinikita ko. So, bawasan mo lang yung mga ginagastos mo. No, bawasan mo lang talaga siya. Sureball yan, meron kang savings. So, understanding where money goes. Know your big legs. Liabilities take money away from your pocket. Assets are anything you buy or have that puts money into your pocket. Per Robert Kiyosaki. So, totoo naman, di ba? Sa mga bagay na ito. Alahas, condominium, kotse. Kapag gawin mo business yan, sigurado yan, maging asset siya. Kapag hindi mo siya gagamitin sa business, yung bahay mo, no? Yung kotse mo, yung mga alahas na yan, kapag isanla mo, maging liability siya. Lalo na yung gadget na ito. Gamitin mo siya sa business, maging asset siya. Condominium, syempre, mga maintenance niyan, kapag hindi mo siya gamitin, malaking expenses rin yan. So, liability siya. So, kapag paupahan mo yung condominium mo, kung nakatiwang mo lang dyan, paupahan mo siya, maging asset siya. So, bawas yabang para iwas utang. So, we need to know and harness the power of compounding interest. Ito yung sekreto ng mga mayaman kung bakit ang mayaman, lalong yung mayaman, ang hirap, lalong na hirap. So, syempre dito sa the power of compounding interest, dapat gamitin natin kung saan natin invest yung pera natin, no, ng tama. Huwag natin gamitin na mangutang tayo kasi kapag gamitin natin na sa pangungutang ito, sigurado yan, mababaon tayo sa utang. So, dapat talaga gamitin natin ito kung saan natin invest ng tama yung pera natin. It is not enough to save money, grow it through investments. So ito yung formula ni Albert Einstein na very effective siya, no? Lalo na kapag mag-invest ka. 72 divided by the interest rate is equals the numbers of years to double your money. Correct investment will make money work for you. So the power of compounding interest. So palagay natin, naglagay ka ng pera mo sa 4%, no? Siyempre, it's used dito, no? 72 divided by 4 equals 18. So, ibig sabihin, every 18 years, saka dodoble yung pera mo. 29 years old ka na yon. So, meron kang 100,000 pesos. So, pagkita mo ng 47 years old, meron kang 200,000 pesos. Pagkita mo ng 65, meron kang 400,000 pesos. So, palagay natin, nilagay mo yung pera mo sa 8%. So isipin mo, no? Pag every 9 years dumudoble ang pera mo. Same age, simula 29 years old. So meron ka ring ulit na 100,000 pesos. Pag edad mo ng 65, meron kang 1.6 million pesos. So how many times dumudoble ang pera mo rito? Sigurado yun, 4 times. So palagay natin, no? Nilagay mo yung pera mo ng 100,000 sa 12%. So 72 divided by 12 is equal 6. Money doubles every 6 years. So, bawat 6 na taon, dumudubli yung pera mo. So, pagdating ng 65, meron kang 6.4 million pesos. Di ba napakaganda kapag may alam ka talaga? No? So, how many times ang tumubo ng pera mo kapag sa 8% mo siya nilagay? So, how many times? 4 times. Samantala, kapag nasa 12%, 16 times. So same age yan, ha? 65. No? 65 years old. Ang pinagkaiba lang rito sa interest rate kung saan nilalagay mo yung pera mo. So dapat talaga dito tayo maglagay ng pera natin sa 12%. Kasi even yung mga bangko, no? Dito nagsisave yan. Dito nila nilagay yung pera nila na pinapatago natin sa bangko.
No, we are not against the bank, pero sa totoo lang, magkano bang tubo sa bangko? So, palagay natin 1%. So, every 72 years, saka dodoble yung pera mo. So, dapat talaga, ilagay natin sa tamang investment. Sinabi ko kanina, no, dapat huwag mo gamitin ito sa pangungutang. Kasi kapag gamitin mo sa pangungutang, palagay natin, ang edad mo nga is 29 years old, nangutang ka sa bangko ng 100,000 pesos. So, pag edad mo ng 65 years old, magkano utang mo? 6.4 million pesos. Diba? So, dapat gamitin mo to sa investment. No? Dito, mag-invest ka, no? Kasi dito talaga, kapag member ka ng IMD, tuturuan ka kung saan ka mag-invest ng tama. Okay? So, it is not enough to save money. We need to grow it through investment. So, growing wealth through stocks and investment. So, if you love your future self, kapag mahal mo yung sarili mo, you need to invest correctly. So, know your why. So, dapat, kung mag-save ka, para saan? Ba't ka mag-save? Siyempre, sigurado yun for your healthcare, retirement, pag-aral ng anak, dream house, dream car, dream vacation. So, to know where to invest, dapat, example, emergency fund, no? Kasi pang gusto mo, pang mabilisan. Immediate, kailangan liquid siya. Saan mo ilagay yung pera mo? Sa bangko. No? Emergency yan eh. Dapat din mo siya ilagay. Palagay natin ngayon, yung protection sa sarili mo, dapat long term siya. At the same time, guarantee siya. Saan siya ilagay? Sa insurance or HMO. So, home repair, saan? Siyempre, kailangan liquid rin siya sa bonds and time deposit. Education, medium na siya, tumutubo yung pera mo sa balance fund. Sa retirement naman, dapat long-term rin siya. At saka, malaking tubo. Security fund or sa stock market. Okay? So, ganun talaga, no? Dapat alamin mo kung saan ka mag-invest ng tama. May mga ano yan eh. Example ngayon, di ba kapag pumunta ka sa ibang bansa, ano ba sasakyan ang dapat mong gamitin? Pwede ka ba kapag pumunta ka sa ibang bansa, pwede ka bang sumakay lang sa motor? O sa kotse? Siyempre, hindi. Dapat mag-eroplano ka. Same thing rin yan sa mga investment natin. Diba? So ngayon, kung gusto mo naman pumunta sa Bicol, oh, diba? Ano sa sasakyan ang pinakamabilis mong sasakyan? Pwede ka rin mag-eroplano. Diba? Pwede ka mag-kotse. So ganun yun. No? Palagay natin, gusto mo lang pumunta sa Maynila, dito ka sa Cavite, pwede ka ba mag-eroplano? Siyempre hindi. Kotse, motor, pwede. So ganun din yan sa investment natin. Okay? I hope na may naintindihan po kayo. So, two ways of investing in stock market. Indirect stock market, ito yung mutual fund and direct stock market. No? Kapag sa mutual fund ka, someone manages. May fund manager siya. Kapag sa direct stock market naman, ikaw mismo ang mag-manage. Dito, less time to monitor kasi may fund manager siya. Tapos, more time to monitor kasi ikaw mismo yung nag-manage nito. Less capital. So, dito, may 1,000 pesos ka, lalo na, member ka ng IMG, may automatic yan. Meron ka ng investment ka agad sa mutual fund. So, more capital. No? Ibig sabihin, malaki yung capital na dapat mong kailanganin kapag mag-invest ka sa direct stock market. So, dito, example ngayon, kapag sa indirect stock market ka, siyempre, someone manage, may fund manager siya. Dito, kahit patulog-tulog tayo lahat na attendees dito, ay kumikita yung pera natin. Diba? Kasi mayroon siyang fund manager. So kapag sa direct stock market naman, sigurado yan. Kapag pumunta tayo sa Baguio, sasakay tayo ng bus, isa sa atin yung driver rito. Diba? O ako, o sino rito, kapag direct stock market yung invisa natin, para tayong mga driver. Kasi sigurado yan, wala tayong tulog-tulog. No? Kasi tayo ang nagmo-monitor. Ayaw natin malugi, di ba? So, siyempre, kapag ikaw yung driver, ayaw mo ma-aksidente tayo. Sure bull yan. So, kaya kailangan talaga, hindi ka matulog. Yun ang difference between the stock market at saka sa mutual fund o indirect stock investment. Understanding the mutual fund, no? The benefits of investing in mutual fund. Professionally managed siya, may fund manager siya, potential high return, low capital requirements na siya, as I mentioned kasi, kanina, 1,000 pesos sa 5,500 na membership fee mo, meron ka ng automatic na
mutual fund investment na 1,000 pesos. Instant diversification. Instant diversification, ibig sabihin ito, sa 1,000 pesos mo, nakalagay na kagad yan sa 10 blue chips company dito sa Pilipinas. Safe and transparent siya. May tax advantage siya. So example ngayon, investor ka. Nag-invest ka. Iniipon niya yung pera natin ng mutual fund company. Yung fund manager, nilalagay yan sa 10 blue chips company dito sa securities and sa mga investment. Dito. Ito yan. Kung ano, magkano ang generate yan, yung returns niya, ibabalik sa atin. Kung example, kumita yung mutual fund company ng 12%, 12% yung ibigay sa atin. Okay? So again, may separate na seminar to, kaya encourage ko kayo to be part of IMG. Kasi ang binibigay ko sa inyo ay bird's eye view lang. No? Konting-konti lang yan. So, kaya masarap talaga maging member ni IMG. Kasi maraming mga benepisyo at the same time, tuturuan ka talaga kung saan ka mag-invest ng tama. So, indirect investing para sa mga baguhan. Kapag bago ka pa, we strongly recommend na mutual fund ka muna. Okay? Money cost averaging. This strategy is very simple. A constant amount is invested at specific time interval. So, ibig sabihin nito, kailangan tuloy-tuloy ka lang mag-invest. So, unang buwan, palagay natin, nag-invest ka ng 100 pesos. Hanggang 6 na buwan, 100 pesos. So, siyempre, yung price per share niya, paakyat pa ba yan? Unang buwan, napansin nyo ba? 100 yung price ng per share niya. Ilang shares na nabili mo? Isa lang. So, sa pangalang buwan, ang price per share niya is 50 pesos. So, dalawang share. Sa pangatlong buwan, 25 pesos, apat na share. Sa apat na buwan, 20 pesos, limang share. Pang limang buwan, 25, apat na share na bili mo. So again, so pang anim na buwan is 50 pesos, dalawang share na bili mo. A total of 18 shares yung na-accumulate mo. So dito, explain natin kung kumita ka ba rito o hindi. So 18 shares times 50 pesos last year price niya. So equals 900 pesos. Ibawas natin yung contribution mo na 600 pesos. Sa anim na buwan pa lang kumita ka na ng 300 pesos. So hindi naman sama, di ba? So dapat talaga para hindi ka malugi, no? Kailangan tuloy-tuloy ka lang mag-invest. Huwag kang tumiming, tuloy-tuloy lang. Kasi nung una, no? Nang hindi ko pa napag-aralan to, sabi ko sa asawa ko, pero pinilit niya po ako, no? Pinilit niya ako, umatin ka ng seminar. Nung umatin ako, dito ko na-realize na maganda pala yung mag-invest sa mutual fund. No? Kapag tuloy-tuloy ka lang mag-invest, hindi ka talaga malulugi. Okay? So, where can your money grow faster? Sa ilalim ng unan, sa bangko, o sa right investment? So, masabi ko, dapat ilagay mo yan sa right investment. Sa 12%, so 100 pesos per day. Sa 12%, in 20 years, meron kang 2.10 million pesos. So, palagay natin, ilagay mo sa ilalim ng unan. No, zero interest siya. Sabi mo, oh, ma-achieve ko naman, 720 pesos, okay na yan sa akin. Do you think ma-achieve mo ito? Siyempre, hindi. Baka pag-interesan mo. O baka pag-interesan ng asawa mo, hindi mo ma-achieve yung 720 pesos. Same sa banko. No? Napakababa ng interest rate niya. So dapat, ilagay mo siya sa tamang investment vehicle. Dito mo ilagay sa 12% para kumita ka ng 2.9 million pesos. So those who harness the power of compounding interest wins. Those who start early wins more. Time is of great value. So dito sa IMB, kapag member ka, may access ka sa direct at sa indirect. Direct, indirect. Ito, stock market to, dito sa mutual fund. So dito, it's used that kapag IMG member ka, you can do both with zero entry fee. Ang zero entry fee na ito, malaking epekto to sa investment mo. Kaya kapag member ka na IMG, zero entry fee, kung magkano yung invest mo, yun talaga yung cost o yung total na mabili mong NAVs. Samantala, kapag hindi ka member ng IMG, bawasan niya ng zero entry fee. So, by the way, attend ka ulit ng seminar, Be With IMG, para at least lalo't lalo mo maintindihan. Kasi may separate na seminar to. Sa mga nandito, no, mayroon kaming seminar mamaya at 5 o'clock about mutual fund and stock market. Kasi lalo't lalo yan, lalo't lalo nyo maintindihan. No? Kung paano ang epekto ng zero entry fee sa investment mo. So the bottom line, we need all the building blocks of a solid financial foundation. We just need to make sure we know our priorities. So lahat-lahat yan, yung solid financial foundation natin, na-explain ko sa inyo. So make sure
na alam nyo na kung anong dapat unahin ninyo. Dapat unahin natin to, yung healthcare natin. Isunod natin yung income protection natin. Eliminate natin yung utang natin. Meron tayong emergency fund at saka pinakahuli yung investments. Order of priority talaga yan para matibay yung pundasyon natin. So, IMG have a complete solutions, education, execution, entrepreneurship, at saka environment. Kapag maging member ka ni IMG, you belong to a right environment. Sabi na nila, no? And which totoo. Bird of same feather flock together. Kung sino yung mga kasama mo lagi, sigurado ba nang maging ganun ka rin? Kung nangungutang palagi ang kasama mo, sigurado yan, mangungutang ka rin bandang uli. Kung lasinggo ang kasama mo, maging lasinggo ka rin bandang uli. So be with us with IMG. Kasi dito sa IMG, yung mga makasama mo, no? Yung community na makasama mo, ay nagsisave and invest. So di ba, napakaganda? Kasi kung nagsave and invest yung kasama mo, sigurado yan, bandang uli magsave ka rin at saka mag-invest ng pera mo sa tamang investment vehicle. So, IMG provides financial education on all aspects of your personal finances. Dito, kapag member ka, you will able to receive training and support kung paano mo i-manage yung pera mo, kung saan invest, at paano mo protektahan yung pera na pinaghirapan mo. Okay? So, IMG give access for execution to hundreds of financial products and services, and you will able to save money on products and services needed to build your solid financial foundation. So dito, example ikaw to, broker ka sa lahat ng mga financial and products and services na ito. May access ka sa lahat-lahat na yan. May access ka sa healthcare, life insurance, investment, real estate, general insurance, at saka allied services. So lahat-lahat yan, may access ka dyan. So IMG advantage, itong advantage ng IMG, do it yourself. Remove the middleman, you save money. So IMG member ka, DIY, no middleman, you will able to save money. May access ka sa lahat ng mga products and services na ito. Kapag hindi ka member ng IMG, siyempre dadaan ka muna sa broker o sa agent bago ka maka-access dito. Sinong kikita? Siyempre yung broker at saka agent mo. Samantala, kapag member ka ni IMG, ikaw na kaagad yung kikita. Kasi walang broker at saka agent. So, IMG increase our cash flow by entrepreneurship by sharing our know-how in this fast-growing industry. A business opportunity to achieve your financial goals faster. A business that can thrive whatever financial situation people are in today. So dito, ano? Tumulong ka lang ng tao. Help families. No? Pwede ka na to become a financial educator like us. No? Yung una business, magkano lang siya? It's only 5,500 pesos. So malaki yung mga ano din, malaki yung mga benepisyo, no? On your time, do your business online and you will able to receive the income you want kasi exponential yung kita rito and become debt free. Okay? New business model, entrepreneur, you build your own business, you are not working for an insurance or investment company, you are not an employee. Walang kota, you work at your own pace, at your own time, it's flexible. Unlimited territory and income, you can build as big as you want in any cities and countries sa buong mundo. No, pwede mo gaya namin, meron kami mga bishops sa ibang bansa. No? So kaya i-encourage ko talaga kayo kasi dito talagang hindi nasabi na sa Pilipinas ka lang mag ano ng business mo. Kahit sa ibang bansa pwede. We are not a multi-level marketing nor pyramiding nor networking company. So, the new world of possibilities, one-time lifetime membership lang siya and annual renewal every December. So, magkano lang is only 5,500 pesos. Sa 5,500 pesos mo na membership, eh, meron ka na automatic na 1,000 pesos na investment sa mutual fund. Ito pa, no? IMD Extraordinary Membership Platform. So, 1,000 investment in mutual fund with zero entry fee, 100,000 personal accident insurance, 2 free eyeglass frames per year, unlimited medical consultation at Kaiser Medical Centers, 20% discount on medical laboratory tests, discount on car purchases, kapag gusto mo bumili ng sasakyan, may discount rito kapag member ka ni IMG. Discounts on auto and property insurance in which talagang dito, nagamit na namin mag-asawa to, no? In-insured namin yung sasakyan namin,
So, may discount na, kumita pa kami. No? Imbis na yung agent ang kita, kami na mismo ang kumita. Discounts on real estate properties. Lifetime access to financial seminars and workshop. Dito tuloy-tuloy yung seminar kapag member ka ni IMG. Sa portal mo, naku, malula ka. Napakaganda. Lifetime updating and coaching on investment and financial checkup. So, syempre, dito i-choose na, no? Tinuturuan ka talaga kung paano mo palakihin yung pera mo o sa anong investment vehicle yung dapat mong gagamitin. Sa financial checkup, di ba, masabi nga na kapag may sakit tayo sa bulsa, saan ba tayo? Siyempre sa financial coach tayo. Kapag may sakit tayo sa katawan, saan ba tayo pupunta? Siyempre sa doktor. So kapag bulsa, sa financial coach tayo. So ito pang additional, ano? Extraordinary membership platform. Other benefits you can avail or qualify. Optional siya. Magdagdag ka lang ng 500 pesos and get 50,000 life insurance. Business opportunity for additional income. Pre-travel all over the world. Pre-SUB. In which totoo talaga to, no, na kasi last 2020 during our convention, tatlo sa mga kasama namin dito by doing the IMG mission, talagang nagkaroon sila ng libre na SUV. Pre-HMO plus marami pa. So again, be with us with IMG para at least malaman mo lahat, ano, kung ano pa mga additional na benefits na ito. Talaga isa-isayin namin sa inyo. So, living a life of significance. Okay, please type naman on the chat box kung sino gusto magpa-member rito. Okay. So, ito yung journey namin sa IMG. No, we receive continued financial education since 2008 hanggang ngayon. No, enabling us to build our solid financial foundation. So, aside from that, no, naging part-time kami noong 2008, full-time kami noong 2012. We own a business system and money works for us. So ito yung journey namin. No? Dito, ang pangarap ko lang talaga nung una, sabi ko sa Maynila, okay na ako. Gusto ko lang dito sa Pilipinas, ayaw ko pumunta sa ibang bansa. But with IMG, no, by attending a convention, we able to receive awards and travel outside the Philippines. No? Dito, no? Sa Singapore. Siguro mga 5 beses kami bumalik dito, no? Macau 2015, 2 beses, Hong Kong isang beses lang, sa Korea isa, sa Thailand 2 beses din ako nakapunta rito, Kuala Lumpur, Malaysia isang beses. At ito pang pinakamaganda rito, no, yung travel namin sa Italy, Florence, Italy. So dumaan kami sa Rome, sa Milan, tapos sa Vatican City, nakadaan rin kami. Napakaganda, no? Libre lahat. All expenses paid by IMG. So dito sa IMG, mapopromote ka by doing also the IMG business. Dito tulong-tulong, no, sa IMG. Team talaga. So kaya napakaganda. So dito, masabi ko kapag green jacket ka na, marami ka na natulungan ng mga tao. So sa team yan, teamwork yan. Kung ano ma-achieve rito, talagang teamwork talaga ay napakaganda. Na-achieve namin yan dahil sa team namin. So yung pre-HMO, qualified to pre-HMO in senior years. So 2 bagay lang ma-qualify ka, personal 15-15 or bishop 30-30. So here's the good news. Whatever situation you are in right now, you can make a change. You can go from being broke to being blessed. You can start today. So get in touch with the person who invited you para mabigyan niyo po kayo rito ng membership benefit checklist na ito. So dito, ililista mo ano pa yung mga dapat mong kailangan. Number one dito, I want a copy of the book. Siyempre, nandiyan yan. I want to attend pre-financial workshop right away. So dito nakalagay yan. Okay? Get in touch with the person who invited you para mapilapan mo ito. Kasi napakaganda niya. Para ma-explain din sa inyo ng maayos, nag-iimbita sa inyo yung mga dapat mo o maintindihan at dapat na gusto mong pag-aralan. So it's your time to take action. You will always have an excuse to save or invest. No matter what your excuse, one thing is for sure. You will get older next year. You will eventually retire and stop making active income. Thus, be prepared to the 2 aims of life. Remember the solution, emergency funds, long-term healthcare insurance, at saka investment. So know your financial status, define your financial goals, build a solid financial foundation. So again, ulitin ko, no? Kapag may sakit tayo sa
katawan, sa doktor po tayo. Kapag may sakit tayo sa bulsa, dapat sa financial coach po tayo. So meet the person who invited you after decision para magkaroon kayo ng financial blueprint. So ito, no? Attend ka ng training namin and become your own financial educator. Nung wala pa yung pandemic, ito yung office namin sa 10th floor, the World Center, Hapuyat, Makati City. Yung training doon, Saturday, Tuesday, Thursday, and Saturday, 9 a.m., 2 p.m., and 6 p.m. So sa ngayon, we do training online. So get in touch with the person who invited you para mabigyan niyo po kayo ng schedule. So by the way, kapag may time rin kayo, dito kayo sa Pilipinas, pwede rin kayo dumaan dito sa office namin. No? Ito yung address. So it's all start with financial education ng lahat-lahat na yan. So it's all about love. Love yourself, love your family, and love the people around you. Love one another as I have loved you. Kung kinaya namin, I'm pretty sure na kayanin nyo rin ito. Join our mission now to educate 30 million Filipinos by 2030. Yun ang financial literacy campaign namin. I-share mo naman to sa mga kaibigan mo. Mga kaibigan, kabarkads, relatives, yung mga members of your family para maging kasama sila rito sa campaign ng IMG to educate 30 million Filipinos by 2030. To God be all the glory. Thank you so much. May mga katanungan po ba kayo? Any question po? Sir AJ, thank you. Sir Emart, thank you po. Ma'am Maria, thank you so much. Ma'am Ara, thank you. Ma'am Dina, Ma'am Eva, Ma'am Lolita, Ma'am Maria, Ma'am Yvonne, Sabala, thank you po so much. So get in touch lang po sa nag-invite po sa inyo. Maraming salamat po. God bless.